Before we start on our first activity, so let's discuss first what is Bootstrap. So Bootstrap, it is a free front-end framework for faster and easier web development. So ano nga ba yung ibig sabihin ng framework? So when you say framework kasi class, it means structure, no? So for example, if you want to build or assemble ng isang vehicles, di ba? So, bago mo siya ma-assemble, meron yang different parts, di ba? So, meron kang different parts na kailangan kompletuhin para maka-assemble ka ng isang vehicle. So, yung concept niyan, para din yang bootstrap. So, sa bootstrap, so, meron yang different parts na kung saan yung mga parts na yon tinatawag natin siyang classes or class. So, para makapag-build ka ng isang website. Okay? So, yung mga classes na yon ang nagpo-provide doon si Bootstrap. So, ang gagawin mo na lang, once na yung page mo is connected na doon sa Bootstrap, so, lahat ng mga available classes na meron si Bootstrap, so pwede mo na siyang gamitin. So tatawagin mo na lang siya. Dun sa elective 1, so lahat naman kayo ay majority ay naging estudyante ko na, and sa elective 1 naman diniscuss ko na diyan kung ano yung classes, ano yung ID. So yun yung magiging topic natin kay Bootstrap. So lahat ng mga available classes is susubukan nating gamitin lahat para makabuo tayo ng isang web application. So, less coding na tayo, more on HTML layout, then i-call lang natin yung mga classes na meron kay Bootstrap. Okay? So, Bootstrap includes HTML and CSS based design templates for typography, forms, buttons, table, navigation, models, image, carousels, and many other, as well as optional JavaScript plugins. So, sa Bootstrap, ito yung mga parts na meron available na classes. So, typography. So, for the typography, of course, may kinalaman dyan yung mga text elements. So, yung mga alert messages. So, yung mga kahit yung may kinalaman sa heading, paragraph. So, meron tayong available classes na under nung typography. Same as dun sa forms, buttons, tables, navigations, models, image carousels. So, yung mga yan, meron yung corresponding classes na gagamitin na lang natin or i-apply na lang natin dun sa dine-develop nating web application. Then, meron din yung JavaScript plugins. So, yung JavaScript plugins naman, so, yan yung may mga kinalaman sa event. So, if you want na, for example, nag-click ka ng button, nag-click ka ng image, then nagkaroon ng events, no, or nagkaroon ng changes no sa page mo, JavaScript na yung tumutulong doon sa Bootstrap. Okay? So, Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive design. So, ano ba yung responsive? So, when you say responsive, so, whatever man yung structure or yung size ng device, so, nagre-respond siya. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta nasisira yung layout mo. Umaakma siya or umaayon siya depende dun sa device or yung resolution ng device na ginagamit mo. Okay? So, what is responsive web design? So, responsive web design is about creating website which automatically adjust themselves to look good on all devices from small phones to large desktop. So, siguro class sa pinakamadaling explanation. So, when you say responsive class, so consider na lang natin na si Bootstrap is like a liquid or water, di ba? So, yung water, ilagay mo siya in different container. So, kumbaga, yung water is aakma siya or aayon siya whatever, saan mo man siya ilagay na container. So, same as Bootstrap. So, kapag gumamit tayo ng Bootstrap, so, i-view mo man yan sa desktop PC or i-access mo yung website mo or web application mo gawa kay Bootstrap sa different
kind of cellphone, pero yung cellphone na sinasabi ko, yung may ability siya na kumunik ka sa internet, di ba? So, hindi yung monochrome phone kasi hindi na pwede yan, no? So, aayon siya. So, hindi masisira yung website mo. Unlike dun sa pinag-aralan natin sa elective 1, so, focus lang tayo kay HTML, CSS, and JavaScript. So, yung possible yung ginawa mong website using HTML and CSS lang kapag biniyo mo sa cellphone ay hindi na maganda or medyo distorted na yung layout mo or sira na yung layout mo. But using Bootstrap, of course, so maayos pa rin siya makikita. So possible magbago yung pwesto, pero still yung mga informations na inilagay mo doon sa web application mo with na ginamitan mo ng Bootstrap, magagamit mo pa rin or makikita mo pa rin. So whatever man yung sizes ng mga devices mo, kung ano mang model ng cellphone mo, yung resolution, so still maayos pa rin makikita yung website na ginawa mo sa or using Bootstrap. Okay, so why use Bootstrap? So ito yung advantages of Bootstrap. Easy to use. So, anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. So, siguro dito, wala na tayong problem kasi nadaanan nyo na or napag-aralan na natin si HTML and CSS. So, responsive features, Bootstrap, responsive CSS adjust to phone, tablets, and desktops. So, nabanggit ko na rin kanina. So, wala tayong magiging issue dyan kung ano yung mga devices na gagamitin mo kasi nga, magre-response at magre-response yung structure and layout mo as long as in-applyan mo siya ng mga Bootstrap classes. Then, mobile-first approach. So, in Bootstrap, mobile-first are part of the core framework. So, si Bootstrap talaga is designed for mobile devices, no? So, when you say mobile devices, hindi lang ako focus doon sa cellphone, ha? So, as long as merong internet, then yung device is kumbaga pwede mo siyang dalhin anywhere, so pwede nating or masasabi natin na gagana at gagana yang si Bootstrap. So browser compatibility, Bootstrap 4 is compatible with all modern browsers. So in terms of compatibility, so compatible siya in different type of browsers, no? So sa ngayon class, ang alam ko, meron ng bagong version ng Bootstrap. So, nasa Bootstrap 5 na ata. So, check natin. So, kung pwedeng, yun na lang yung gamitin natin. Ano? Yung Bootstrap 5. So, Bootstrap. So, there are two ways to start using Bootstrap on your own website. So, merong two ways kung paano natin gagamitin si Bootstrap. So, meron tayong tinatawag na, ito, yung CDN or Content Delivery Network. Or pwede natin mismong i-download yung actual Bootstrap, no? So actually yung Bootstrap gawa lang sa JavaScript and CSS yon, ano? So yung Content Delivery Network, so ito yung example nun, ito. So actually ito, ikakopy mo lang to doon sa pinaka page mo, then itong file na to, yung bootstrap.min.css, itong jQuery.min.js or JavaScript, itong mga JavaScript plugins na to, so magagamit mo na itong mga to. Okay? So, using this CDN. So, ibig sabihin, yung Content Delivery Network, nakalink ka lang sa mga file na to. So, without internet, of course, hindi gagana yung page mo, ipagaganahin mo lang siya local kasi nga ito ay kumukonek ka dun sa internet. So, yung in terms of advantage ng CDN, so of course, kung meron mang mga new updates, di ba? So, of course, updated ka agad yung mga files mo. Kasi nga, connected ka dun sa pinaka-root. Okay? So, kaya lang, ang problem lang kasi kay CDN, so, possible na medyo babagal kasi nga kumukonek ka lang. Unlike if ida-download mo yung Bootstrap mismo,
ilalagay mo siya doon mismo sa pinaka-project mo. So, yung resources mo is nasa iyo mismo. So, kung mag-update man si Bootstrap, so, ganun lang din ang gagawin mo. Da-download mo lang ulit yung bago, then replace mo lang yung file mo na old. Okay? So, jQuery and Popper. So, ito yung mga JavaScript plugins, no? So, kung nakikita mo yung page mo, mayroong mga closable alerts. So, yung mga buttons, checkboxes, carousel, collapse, drop-downs, modal, navbar, tooltips, scroll spy. So, yung mga part ng website, kung nagbibisit kayo sa iba, mayroon kayo nakikita mga kakaibang interface na merong events. So, yan yung jQuery and Popper. So, kadalasan dyan siguro nakikita niyo yung mga models. No? Yung mga models pop up na, for example, merong nag-advertisement, may magpa-pop up na lang dyan. Diba? Then, wala kang magawa kung hindi mo siya i-close mismo. So, yun yung ginagawa ng jQuery and Popper. So, kung gusto nyo i-download yung Bootstrap, so, ito yung site. So, yan lang muna yung introduction ko kay Bootstrap. So, for the next level, so, mag-demo na tayo if papaano gamitin si Bootstrap. Okay, so before we start class, be sure lang na meron na kayong ganitong webpage. So, ito yung ipinagawa ko dun sa video nung class orientation na nirequire ko kayong mag-create ng webpage na kung saan dito natin isasubmit yung mga activities ninyo. Okay, so for activity number 1, so pakita ko sa inyo if paano iset up yung Bootstrap. Okay, so punta muna tayo dun sa getbootstrap.com. So dito natin madadownload yung Bootstrap. So meron na siyang latest, yung version 5, pero yung gagamitin natin is yung version 3 kasi mas na-maximize ko na talaga yung gamit niya. Then, although pwede naman yung Bootstrap number 5, pero saka na lang natin siya gamitin if naintindihan na natin yung mga main functions and yung mga classes na meron kay Bootstrap. So, possible din kasi na may mga new functions or new classes na meron kay 5. Pero, yung concept naman ay makikita na natin kay version number 3. So, copy nyo lang tong link na to. Ito. So, yan yung i-visit natin para makuha natin yung version 5. 3.3.5. Yan. So, dito sa 3.3.5, so, ipakita ko muna sa inyo yung paggamit ng CDN. So, nabanggit ko na yan sa lecture kung paano to gamitin yung CDN. So, start muna natin to. Copy natin. Yan. Then, open natin yung index. Yung pinaka-index natin na nandoon sa ating folder. Yung activity 1 index. So, yan. So, simulan natin. htdocs. Yung IT elective 2 na pinaka-create ko. Then, activity number 1. Then, yung index.php na folder. So, ito yung gamit nung CDN. So, nakopy ko lang siya dun sa site. Then, paste lang natin dito. Okay. So, ito kasi class, kinoconnect na natin siya dun sa Bootstrap. Yung min.css, yung team.css, then, meron ding .js na file. Okay. So, save lang natin. So, of course, kapag nirun ko yan, yung sa folder natin, wala pa naman tayong makikita dyan, no? Maliban lang dun sa heading natin na activity 1. So, ito yung example nung Bootstrap. Okay? So, for example, naglagay ako rito ng div tag. Okay? So, div tag. Then, sa loob ng divider, so, maglagay lang tayo ng heading.
So heading 1. So lagay natin hello. Ayan. So save, then let's check. So ayun, meron ng hello. Pero wala pa ring Bootstrap 'yan. It's just simply a heading. So using CDN, so sabi ko, ito mga file na to, na ito na yung mga Bootstrap natin, may mga corresponding classes yan. So yun nga yung i-cover natin dun sa mga activities na gagawin natin. So let's try if gumagana yung Bootstrap natin using CDN. So tawag tayo ng class. So ito yung class na yun. So for example, class then Jumbotron. So ito ay class name. Okay, so save natin, then refresh. Yan. So nakita nyo class, nagkaroon siya ng color dito, yung mismong divider natin or yung div tag natin nung nilagay natin ng class Jumbotron. So ito yung take effect niya. So kung nakikita niyo naman, so yung buong divider, so sinakop niya from left to right, then nagkaroon siya ng gray color. So without ano, so without creating pa ng CSS, so hindi niyo naman tayo naglagay dito ng any color or size or background. Pero tingnan niyo, nag-take effect na siya. So yan yung ibig kong sabihin dun sa Bootstrap. Then ito yung ibig sabihin naman ng CDN. Okay, so yung concept niya parang yun lang din ginawa natin doon sa elective 1, yung gumawa tayo ng external CSS, di ba? So yung CDN, eto na yun, kumbaga inililink natin siya. So if wala kang internet and gumagawa ka ng project locally, so hindi gagana to. Kasi nga, ito ay required na merong internet. And another disadvantage nyan kasi, babagal yung page mo or possible na bumagal nga. Kasi nga, kumbaga, kumukuha ka pa ng connection dun sa ibang site. Okay? Pero hindi ito yung gagamitin natin. So, ito lang yung pinakamabilis na way if you want to check yung mga classes mo. No? So, if working without downloading pa yung Bootstrap. Okay? So, sa ngayon, tanggalin ko muna to. So, I require you na i-download natin yung mismong Bootstrap. Okay? So, download natin yung Bootstrap. So, tinanggal ko muna yung Bootstrap dito. So, same pa rin siya as HTML file lang. So, yan. So, paano i-download? Punta kayo dito sa Bootstrap. So, ito yung pinaka-web page niya. So, binigay ko na yung link. So, ito. So, napakita ko na kung paano gumagana yung CDN. So, download natin yung mismong Bootstrap. So, ito. So, click natin to. Download Bootstrap. So, ayan. So, maliit lang naman yung file. Then, just simply open. So, siguro lagay ko na lang muna ito doon sa aking desktop. Okay? So, lagay ko na lang muna sa desktop. Yan, lagay ko siya dito. Okay, then extract ko lang dito. Ayun. So, ito na yung Bootstrap natin. Yan. So, yung tatlong folders na to, yung CSS, fonts, and JS, so, copyin lang natin yan. Okay. Then, lagay natin doon sa ating activity folder, yung IT elective 2. So, saan natin ilalagay? So, of course, activity number 1. Then, paste lang natin dito. Okay. So, yan na yung pinaka-Bootstrap natin. Then, meron tayong idadagdag dyan. Gagamitin din kasi natin to. So, hanapin natin yung jQuery. So, wait, andito na pala ata. Yan, ayan, ito. Yung jQuery.com. So, punta kayo dyan.
So, jquery.com. So, ano ba tong jquery? So, nakalagay naman dyan, jquery is a fast, small, feature, rich JavaScript library. So, kung may kinalaman to class dun sa mga events handling, yung animations, so, ito yung gamit ng jquery. So, ito yung pinaka-plugins para dun. Kasi sa mga susunod na activity, gagamit tayo nyan. Okay, so, pero ikabit na lang natin doon sa ating link or sa ating folder. So, click lang yung download. So, hanapin. So, ito yung gamitin natin. Download the compressed production jquery. So, ito na yung jquery plugins. So, para mailagay natin siya doon sa folder, just simply right-click and save as. Then, hanapin nyo class yung folder natin. So, IT elective 2, activity 1, JS. Sa loob ng JS folder, lagay. So, tanggalin na natin to. So, pwede na yung jquery na lang. Save. Ayan. So, kung titingnan natin yung folder ng activity 1, so, andito na yung jquery na dinownload natin. Then, yung bootstrap na to. Ito yung version 3. Okay? So, nasa loob ng activity 1. So, balik ulit tayo dito. Okay? So, syempre, pag narampan natin to, so, still, HTML elements pa rin na makikita natin, yung heading lang, tsaka yung divider. So, paano siya i-connect? So, try natin dito, sa heading. So, yung mga connection dito natin ilagay sa loob ng heading. Okay? So, ito yung path na nagawa ko na. So, paste ko na lang dito para makopya nyo na. Okay. So, siguro naman familiar kayo sa pagkoconnect ng CSS and JavaScript. So, ito yon. So, ito yung CSS natin. So, ang gagamitin nating CSS is yung bootstrap.min.css. So, nasa loob siya ng CSS folder. So, ito yan. So, kinoconnect ko yan dito. So, ito. Yun yan. Ito, CSS. Bootstrap.min. So, ito yan. Tinatawag niya. Then, yung JavaScript natin. So, yung JS na folder. So, ito yon. Then, tinawag yung jquery.js. So, ito yung jquery. Then, tinawag din natin yung bootstrap.js. So, nasan yon? So, ito yon. Okay? So, let's try. Save. So, tingnan natin if magte-take effect ba. Ayun. Okay? So, same output lang din. Yung kanina, gumamit tayo ng CDN. So, link, nakalink siya dun sa site. Pero ito, locally natin siya inilagay nandoon mismo sa project natin. So, if tama yung nagawa ninyo, ibig sabihin, gumagana yung class, which is yung class is yung Jumbotron. So, ito yung ginagawa niya. Okay? So, try natin i-open yung bootstrap.min.js. Then, try natin i-locate itong Jumbotron. So, alam ko hindi na kayo masyadong maninibago dito kasi naituro ko na ito sa inyo, no? So, para lang class yung ano, gumawa lang ng iba't ibang classes na merong corresponding properties and attributes. So, ang gagamitin lang kasi natin, i-explore natin ano-ano yung mga classes na yon, kung para saan siya ilalagay para makabuo tayo ng isang web application. Okay? Bootstrap min. So, ito yung bootstrap min. Control F. Fine, next. Ayun. So, pinakita ko lang sa inyo na meron tong Jumbotron. Ayan, o. Ayan. Ito yung class name niya. Okay? So, then, ito yung mga attributes properties. So, pwede nyo naman i-modify itong yung bootstrap natin, no? Pero, I suggest, wag na lang. Or, kung gusto nyo, magdagdag na lang kayo rito. Pero, sa mga susunod na activity natin, more on classes tayo. Okay? So, sana ay nakasunod doon sa activity na to. So, na unang-una, be sure lang na gumagana yan. And, ibig sabihin, kung nakita nyong nag-take effect yung inyong class, which is yung Jumbotron, ibig sabihin nun, tama yung connection niyo. So, yan. Na-explain ko na yung difference ng CDN doon sa dinownload natin yung bootstrap. So, continue lang tayo dun sa next video.
So, continue ulit tayo, class. So, meron akong dalawang class na idadagdag. So, yung container and container fluid. So, ginagamit sila, of course, sa pag-layout or meron ka mga items na gustong ilagay. So, gagamit ka ng container. So, try natin dito. So, baba na lang natin to. Then, lagay tayo rito ng horizontal rule para may separator tayo. Then, sige, lagyan na natin ng brake line. Okay? So, for example, lagay ulit tayo rito ng another div tag. Okay? So, div tag. Then, gamit naman tayo ng header. Header. Then, header. Then, lagay ulit tayo rito ng H1. So, H1. So, lagyan natin to ng class which is yung container. Okay? So, lagay muna natin dito. For example, container. Then, save. Then, refresh lang natin. So, ayan. So, ito yung container na H1 natin sa loob ng header. So, lagyan natin siya ng class, no? Lagyan natin siya ng Jumbotron. Jumbotron. Ayan. Save. Oops. Save lang. Save. Then, refresh. So, eto na, no? So, next, lagyan natin ng container. So, yung container. So, eto yon. So, class equals double quote container. Ayan. Save. Then, balik tayo dito sa ayan. So, kung napapansin nyo, class, kung ano yung ginagawa ng container, so, once na naglagay tayo ng container doon sa divider, so, nagkakaroon siya ng margin or space, left and right. Okay? Then, press nyo, class, yung F12 sa keyboard. Yung F12. So, ayan. So, hindi ko lang alam kung dun sa ibang computer or laptop if ano yung keyboard shortcut niyo para mapunta kayo dito. Pero dun sa akin, gumamit ako ng F12. So, let's try. Google Chrome yung gamit ko. Meron siyang functionality na ganito. No? So, tingnan natin. iPhone 5 SE. Ayun. So, kung mapapansin niyo no? So, responsive siya. So, hindi siya nasisira. Still, same yung margin niya. Left and right kapag ka gumamit ka nung container. Okay? So, try pa natin ang ibang size. iPhone X or iPhone 10. iPad Pro. So, still, yung container natin, ano, parehas pa rin yung margin. So, it shows na yung bootstrap ay talagang responsive siya. Okay? So, yan yan. Okay, next. Copy natin to. So, copy na rin natin itong brake line. Okay. Then, lagay natin dito. So, yan. So, next, container fluid naman yung gamitin natin. Fluid. Yan. Then, lagyan mo lang ito ng dash. Then, fluid. So, mag-ibang function na to. Iba yung container function. Iba yung container dash fluid. So, save natin. So, tingnan natin kung ano yung difference ng dalawa. Ayun. Okay? So, nakita nyo. So, dito sa example natin, yung ginagawa ng function ng container fluid. So, ganun lang din. Ano? Almost the same lang sila. Pero yung size nila is mas maliit itong margin ng container fluid compared dun sa container. So, check natin if still responsive. So, F12. Yan. So, iPad Pro 10. Ayun. So, still responsive pa rin yung ating sample dito. So, yan yung function or yun yung class for na ginagamit as container. Yung container fluid and container. Okay? So, continue lang tayo sa
next video natin for another exploration natin dun sa mga bootstrap classes. So, continue ulit tayo class dun sa ating activity 1. So, balik ulit ako dito sa ating notepad. So, tuloy lang natin. This time, gagamit naman tayo ng bootstrap grid system. So, ito yon, explain natin na konti. So, bootstrap grid system. So, bootstrap grid system. Grid system allows up to 12 columns across the page. So, yung bootstrap grid system kasi class. So, yan yung may kinalaman na dun sa columns and row. So, parang table din siya, no? So, yung maximum na kaya niyang i-accommodate is 12. So, pag sumobra ka na dun, bababa na siya dun sa next line. So, yung gamit naman yan, ano? If you want na ilagay yung mga content mo sa columns, so gumamit ka nito, yung bootstrap grid system. So, ito pa, yung another info pa sa kanya, no? So, bootstrap grid system is responsive and the columns will rearrange depending on the screen size. So, responsive din siya. On a big screen, it might look better with the content organized in three columns, but on a small screen, it would be better if the content items were stacked on the top of each other. So, ang concept talaga nung grid system, so kapag lumiliit yung screen mo, so bababa lang siya dun sa next line. So, kung napakaliit talaga niyan, kung yan ay 12 columns, so bababa lang dun sa next line. So, yung orientation na niyan sa mga mobile devices is isang ano lang siya, isang column. So, lahat yun ay nasa baba. Then, pagka malaki naman yung screen, so nasa iisang row, then depende kung ilang columns yung idinesign mo or inilagay mo dun sa page. Okay? So, grid classes. So, the bootstrap grid system has 4 classes. So, yung XS, SM, MD, tsaka LG. So, yung XS or parang extra small, so applicable siya dun sa mga for mobile phones, no? Yung SM, small for tablets, yung MD for small laptops, then yung LG for laptops and desktop. Pero ang gagamitin natin dito, itong MD or medium. So, ito kasi, mas okay siyang gamitin, mas qualified din siya sa phone, sa tablet, or dun sa large laptops and desktop. Pero kung magpo-focus ka talaga or yung target mo talaga is yung cellphone, no, or tablet, so pwede mo naman gamitin to. Pero sa atin, mas advisable kung gamitin natin to. Okay? So, ito yung grid system rules. So, paano ba siya gagamitin? Paano ba siya i-implement? So, naituro ko na to. No? Row must be placed within a container tsaka container fluid. So, gagamitin mo lang siya. So, kailangan nasa loob siya ng container class, which is yung dot container, or pwede rin naman doon sa container fluid. So, kailangan nasa loob siya nito. So, gagamit ka pa rin ng divider with this class. So, ito or itong container fluid. So, use rows to create horizontal groups of columns. So, ayan yung pwede nating gamitin. So, content should be placed with columns and only columns may be immediate children of rows. So, predefined classes like row and dot call under dash SM dash 4 are available for quickly making grids layout. So, column creates gutters, gaps between column content via padding. So, the padding is offset in rows for the first and last column via negative margin on that rows. So, columns, grid columns are created by specifying a number of 12 available columns you wish to span. For example, 3 equals column would use 3 dot call dash SM dash 4. So, column widths are in percentage, so they are always fluid and size relative to their parent elements. So, the main concept kasi class nung grid system column, so para nga siyang table na fluid. So, kung saan mo man siya ilagay na devices or yung size, aayon siya. Then, kung may content yan, mag-resize lang din yan. No? So, fluid nga siya.
Okay, so para mas maintindihan nyo kung paano to ginagamit itong bootstrap grid system, so balik tayo rito sa ating notepad. Okay, so try na natin. So dito na lang sa taas ano, para lahat ng mga ginawa nyong activity for activity number 1 ay makikita natin. So tigil lang ulit tayo ng line, then space. So yung pinaka latest lagi sa activity 1 ay nandun sa pinaka unang page, ano. So try muna natin mag-create ng div tag, no. So div, then dito is div. So sabi dun sa kanina, so kailangan daw ay ilagay natin siya sa container na class or container fluid class. So lagay tayo rito ng class, then lagay natin container fluid na lang, container fluid. Ayan, oops. Then test natin grid system, kasi sabi hanggang 12 columns lang, no. Then beyond that magne next line na siya. So lagay natin dito div, then lagay natin dito, oops, div. Then so for example, lagay tayo ng name grid, then let's put yung class. So ito yung class name niya. So column, then yung MD, yung size niya. Then for example, ginawa natin yung 6. So ibig sabihin 6 columns, ano, yung ibig sabihin nito. Pero try nga muna natin 1. Yan. Then lagay natin class ng style. So para makita lang natin, style. So lagay natin ng background. For example, green. Ayan. So, try nga natin. Save. Then, balik tayo rito. Refresh. So, ayun. So, ito yung first column natin. So, nilagay tayo ng 1. So, kung lalagay tayo ng another, copy natin to dito na lang. So, let's change the color. So, for example, red. Ayan. So, save. So, ayun. So, meron na tayong dalawang column na same yung size. So, hanggang 12 lang daw yung kaya. So, try natin. Ganito gawin natin. So, hanggang 12, no? So, lagyan natin ng 10. Then, lagyan natin ng color. For example, is black. Save. Ayun. So hanggang 12 columns, no. So ibig sabihin itong black color na to ay 10 columns yung bilang niya. So ito tag-isa lang sila. So what if dagdagan pa natin? So dagdagan natin. So ang sabi, kapag sumobra na siya sa 12, so magne-next line na siya. Okay. So, sige nga, dagdagan natin ng isa. So, ito ay 13. So, 10 plus 3. So, 13. So, save nga natin. Let's check. So, mukhang tama naman, no? So, pagka sumobra ka na dun sa 12 columns, no? Magne-next line na siya. Okay, so try nga natin i-resize kung ano mangyayari. So, palitan lang natin ng color ito para maiba naman. So, orange. So, ayan. So, try natin press F 12. So, tingnan natin. So, ayun. So, tama yung ano natin, ano. So, nag-next line talaga siya. So, bumababa siya. Okay. So, okay. So, pixel 12. So, pag lumiliit siya, bumababa yung columns natin. Okay? So, yan yung gamit nung
grid system, ano? So next, so try natin siyang lagyan ng raw. So paano naman 'yan? So tanggalin ko na 'to, nasakto na natin siya ng 12. So gawin na lang natin tong blue. Blue, 'yan. Save. 'Yan, so sakto. Okay? So try nga natin maglagay ng column. Sorry, maglagay tayo ng raw. Okay? So, para din tayo nakikreate ng table, no? Kung natatandaan nyo yung HTML discussion natin regarding dun sa table. So, ipasok natin to sa raw. Pero, syempre, dapat nasa loob pa rin niya ng fluid. So, hindi siya rito ilalagay sa taas, no? Dito. So, divider. So, the div tag. Then, so, ito yung first row natin. Okay. Yan. So, this is the first row. So, para maging row siya or pumasok siya sa row, lagay tayo ng class. Then, make it row. So, eto na yun. So, ayun. So, naka-row na siya. Okay. So, next. Gawin natin ganito. So, another row. So, another row ulit tayo rito. Div. So, div. Then, lagay natin na, oops, wala. Class equals raw. Then, closing. Then, lagay natin. So, maglagay tayo ng another columns dito sa loob ng raw. So, ayan. So, try natin gawing 6. Then, ito yung orange. So, tingnan natin. So, anong mangyayari? So, ayun. So, tama naman na nasa next line na siya. So, para rin din tayo nagkikreate ng table. So, kung bawasan natin to. So, 5, 7, then 6. Ayan. Okay. So, kapag ka nilagay mo siya sa row, of course, so hindi na siya dudugtong dito sa first row. So, magsa-second line na siya or second row. So, yan yung concept or gamit nung bootstrap grid system. So, kung gusto mong ilagay sa column yung mga content mo, so, gagamit ka lang nung grid system. Okay? So, sana nakuha yung concept nung grid system. So, continue lang natin yung activity 1. So, next video ulit tayo for new bootstrap classes. Okay, continue ulit tayo for the activity number 1. So, this time, try naman natin yung mga available classes. So, yung mga basic classes na may kinalaman sa typography or yung mga text styles natin. So, open muna tayo nitong ating notepad. So, lagay ulit tayo ng line. Then, medyo baba natin ng konti. So, break line ulit tayo. Okay. So, sample tayo class dito. So, gamit muna tayo class ng container. So, lagay natin siya sa divider ulit. So, ito. Then, container. So, pop div class equals the container. Okay? So, dun sa container natin class, lagay tayo ng paragraph. So, paragraph tag. So, yan. So, for example, lagay natin ito. Success. Okay. Then, danger. Lagay natin. So, copy ko na lang muna.
So, lagay natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, success. Lagay natin dito is, for example, danger. Then, dito, lagay natin info. Then, primary. Then, muted. So, example, then lagay natin is a warning. Okay, so ito yung sample paragraph natin. So save natin, then balik tayo dito. Okay, so ito yung sample paragraph. So nasa loob siya ng div tag na gumagamit tayo ng class na container. Okay, so for the text style, so lagay natin to ng class. So, ito yung mga available text style class na available kay Bootstrap. So, equal sign, double quote. So, try nga natin text dash success. So, lagay natin, oops, success. So, save. So, tingnan nga natin kung anong gagawin niya. So, ayan class. So, napapansin ninyo, actually, yan ay nag-change ng color. So, palakihin natin ng konti. Ayan, masyad kasi maliit. So, anong color? So, naging green. Okay? So, try naman natin yung danger. So, danger class equals text dash danger. So, every color ay nagre-represent, no? Nung pinaka-status. So, refresh. So, siya ay naging kulay brown, no? Yan yung color niya kay Bootstrap. Then, next. Try naman natin itong info. Class equals text dash info. So, anong color ba ang nare-represent nitong class na to? So, ayan. So, parang blue siya, no? Ayan. So, try naman natin to primary. Okay? So, tingnan natin. So, class equals text. So, primary. So, tingnan natin. So, hindi ko ma-recognize yung color. Ayan. So, ito yung blue. So, ito parang medyo blue na may green. Okay? So, ayan yung nag-represent ng color. Then, yung muted naman. So, try natin. So, tingin ko ang kulay nito ay wala. Kasi naka-mute. Tingnan natin. Muted. So, try natin dun sa browser. Kung ano yung represent nung class na yan. Save. Refresh. So, ayan. Gray, yan o. So, it means muted. Then, yung warning. So, try natin. So, class name. Then, lagay natin text dash warning. So, ito yung mga available na text styles na classes na pwede natin gamitin using Bootstrap. So, ito yung kulay niya. Okay? So, gumagana yung mga text styles natin. Okay? So, balik ulit tayo rito. So, try natin class, dagdagan pa to ng another class. So, alam naman natin, di ba? So, pwede tayong gumamit ng iba't ibang classes sa loob nitong class name na to. So, for example, try natin BG. So, for the sabihin, background, for the background, success. So, lagay natin, save, then refresh. So, ano ba nangyari? Ayun. Mapapansin ninyo, no? Yung buong paragraph, nilagay niya nung background. So, tuloy natin yung sa iba, no? So, ito ay dalawang class na. Mapapansin ninyo, no? So, BG, danger, then itong info, BG, info.
Then ito ay space bg dash primary. So yung muted, muted kasi siya, no? So wag na natin siya lagyan. So dito na lang tayo, bg warning. So oops. So check natin. Kung tama, save. So danger, success, danger info, primary and warning. Okay? So refresh. So ayun. Okay, so nakikita nyo ba? So yan yung mga text styles na available kay Bootstrap. So actually yung color niya, no? So may mga representation. So pagka green, it serves as success, in danger. So para siyang may red, no? So yan yung mga possible natin gamitin in terms of text style or typography kay Bootstrap. Okay? So meron pa ba? Okay, so meron pa. Dagdagan natin. So try naman natin another paragraph pa. So paragraph. Okay. So lagay natin, for example, information technology. Okay? So save natin. Then refresh. So ito, information technology. So tingnan niya natin. So try natin tong class na to. So oops. Class. So kung mapapansin niyo, no? We're just exploring talaga yung mga classes na available kay Bootstrap. So iisa-isahin natin 'yan. So hindi ko man makover lahat, pero enough na 'yan para makabuo tayo ng isang web application na pinapatakbo or gumagana using Bootstrap classes. Okay? So try nga nating lagyan ng class. Ano bang class ang pwede nating gamitin? So try natin itong lead. So tingnan natin kung may take effect ba. Ayun. So actually mas in-enhance pa niya. Okay? So next, so copy na lang natin. So dagdag pa tayo. So eto. Oops, naputol. So eto, another class, lagay natin small. So save. So ayun, so mas maliit na siya, no, compare dun sa kanina. Okay? So next, next eto. Gawa natin siya ng another class. So lagay tayo ng text dash center. So instead na mag-align center ka, so pwede kang gumamit ditong class na to, text center. So tingnan nga natin. So ayun. So sinenter niya yung paragraph natin. Okay, so hindi na natin siya kailangang i-align sa left, no, or text dash left, kasi nga default naman niya is left. So gawin na lang natin tong right. Okay, so tingnan nga natin, text dash right. So actually madali namang intindihin yung mga class name, ano? So kung maging familiarize ka lang sa ganyan, so mamaximize mo talaga yung gamit, no? So madali kasi intindihin, no? So text center, of course center, text right. So dapat yan ay imumove nyo sa right. So eto yan, andito na siya sa right. Okay, so yung left, actually yung left naman ay default. Okay, so copy natin. So lagay ko na dito sa baba. So eto. So ano pa bang pwede natin gamitin class? So what if eto, text upper case. Yan, try nga natin. So itong class, text uppercase. So ayun, so nakita nyo naman, ano? So kung for example, ano, mayroong content dun sa website ninyo na gusto nyo i-uppercase lahat, so instead na i-modify mo isa-isa yon, so pwede kang gumamit ng class, no? So eto, ano, from proper to uppercase. Next. So try naman natin from uppercase to lower case. Okay.
lowercase, save, then refresh. So of course lahat yan ay ilo-lowercase niya. Okay, so balik natin sa tamang size. So yan, so yan yung mga commonly used na ginagamit or yung mga commonly used classes na may kinalaman sa typography and text style kay Bootstrap. Okay, so sana ay nakakasunod kayo. So tuloy pa tayo sa activity number 1, more classes pa tayo. Okay, so continue ulit natin yung ating activity number 1. So yung next is yung table. Okay, so ano-ano ba yung mga available classes na makukuha natin kay Bootstrap para naman kay table. Okay, so balik ulit tayo rito sa ating Notepad plus. Okay, so yan, so dun sa pinakataas ulit lagay lang ulit natin ng space. So lagay natin ng separator. Okay, then line break. Okay, so table, so create muna tayo ng basic HTML table. So siguro naman ay natatandaan nyo pa yung pag-create ng table kay HTML. So table, then lagay tayo ng tr or table row, then lagay tayo ng heading. So siguro mga tatlo lang, tatlong table heading. So okay, so example natin, siguro lagay tayo ng ID, then name of student or name na lang, name, then status or remarks. Okay, so save natin, then lagay natin siya ng content. So instead of th, gamit tayo ng td, no? So siguro naman ito ay familiar pa sa inyo kasi naturo ko na to sa HTML. So hindi talaga pwedeng mag elective 2 if hindi kayo pasado sa elective 1. Okay, so for example 001, so name si Alex, remarks, so lagay natin past. So gawa pa tayo, siguro more students pa. So dalawa, 002 si Chris. Ayan, ayan, then lagay natin dito. So HTML tables pa lang to. Okay, 003. Then lagay natin si Jack. So bagayin natin yung kanyang fade. Okay, so tingnan muna natin yung ating HTML file. Oops, may nakalimutan tayo, no? So lagay natin siya class sa divider. Okay, sakay natin siya sa container. Okay, so divider, so gamit tayo ng class, so gamit naman tayo ng container, oops, fluid. Ayan, okay, so save natin, then refresh. So eto na yung example nung table natin without Bootstrap, no? So hindi na rin tayo naglagay ng border. So madali lang siyang gawain ng class. So if you want na yung maging table siya na mukha talaga siyang table, so instead na malagay tayo ng border dito, so gagamit tayo ng class name. So class equals double quote, so lagay natin table, save, then refresh. Ayun,
So, ganun lang siya kasimple, di ba? So, nagkaroon na siya ng line or yung pinaka-row. Okay? So, another class. So, i-copy ko na to, ah. So, copy natin. Copy. So, dito sa next. So, so kung ng Notepad++ yung gamitin nyo, ano, so, ito yung gamit siya, ano, pwede nyo siyang parang i-minimize, ano. Okay. So, another table tayo. So, sabi ko, di ba, yung class, pwede mo pa siyang dagdagan ng another class. So, try natin ganito. So, table, strip. So, try natin yan. Okay. Save. Okay. So, nag-take effect ba? So, hindi siya nag-take effect. So, test natin yung strip. Okay. So, hindi siya nag-take effect. So, check natin yung class. So, lagyan natin ng ed. So, baka mali lang tayo. Balik ulit tayo rito. So, ayun. So, using table strip. So, ito yung difference. So, ito yung first table natin without table strip. So, ito. So, dalawang class na yung pinagsama natin. Yung default table with table strip class. So, mapapansin ninyo, no? So, nagkaroon siya ng color na alternate na gray, white, gray. Okay? So, yan yung default color niya nung ito. Okay? So, minimize ulit natin. Or, yan. So, copy muna natin. So, oops, sumobra. So, copy muna natin yung buong table. Okay. So, copy natin. So, minimize ulit natin. Okay. So, instead na table strip, so, try naman natin yung condense. So, try natin. So, tingnan natin kung tama yung class natin. Save. So, pangatlong table. So, eto na yung condense. So, ano yung difference? So, tingnan nyo, no? So, mas na-compress siya. So, yung spacing, yung padding. So, tinanggal natin using yung condense. So, mas na-compress siya compared dun sa dalawang table na nauna. Okay? So, sana ay nakakasunod. Okay? So, eto yun. Table, condense. So, tago ulit natin. So, another table ulit tayo. So, paste ko lang dito. So, next. Try naman natin yung instead na strip. So, gumamit tayo ng hover. Yan. Save. So, testing natin. So, yan. Tingnan natin. Ayun. Diba? So, nakikita nyo ba? So, ganyan lang kadali gumawa ng hover sa table, no? Using yung mga classes na available, no? Na design for tables. Okay? So, yan. So, next. Try nga natin. So, minimize ulit natin to. So, paste ko lang din ulit yung kaninang table. Then, instead na strip, lagay natin table border. So, try nga natin. So, yan. Okay. So, nag-take effect ba? So, parang wala ata. So, tabukan natin lagyan ng D, bordered. Ayun. So, kalimutan nating maglagay ng ED. So, ayun. So, nakita nyo? So, nagkaroon na nung border. So, mas detailed yung ano natin. Mas detailed yung ating table. Okay? So, baka tanong nyo kung pwede bang pagsamasamahin yan. So, for example, ito, no? So, gusto nating lagyan ng border. So, try natin. So, hover siya. Then, lagyan natin ito. So, copy. So, try natin. Ayan.
So, tatlong classes na meron. Gagawin ba niya? So, ayun. Diba? Nakita niya? So, pwede naman. So, pwede mong pagsamahin yung mga classes na yan, no? Basta, ano lang class, maglagay lang kayo ng space, no? Huwag yung pagdidikitin. Kasi pagka nagdikit yung mga classes na yan, so, ang tingin niyan is one word. Okay? So, avoid nyo na magdikit yan. So, para maiwasan nyo yung error. Okay? So, nakuha ba yung gamit nung classes dun sa table natin? Okay? So, ayan. So, dito sa example na to, may border na siya at the same time, meron pa rin siyang hover. Okay? So, ano pa bang pwede nating gawin? So, for example class, dun sa, eto yung TR. Okay? So, dun sa previous na part ng video natin, di ba? So, try nga natin maglagay ng class equals danger, for example. Pwede ba yan? So, try nga natin. If gagawin niya. So, ayun. Pwede, di ba? Then, lagyan din natin itong isang table. For example, class equals to info. Pwede ba? Save. Ayun. Okay? So, yung mga classes na yan. So, pwede nyo nga explore yung class. So, try nyo i-apply dun sa mga elements, no? So, yan. So, try nga natin si Jack. So, dun sa una na lang. So, pwede ba sa TD? So, class equals danger. So, tingnan nga natin kung sa TD pwede. So, pwede rin. Okay? So, yan yung gamit ng mga classes natin. So, actually class, madami pa yan. So, medyo puputulin ko muna yung video na to. So, for activity number 1, so, enough na siguro to, no? So, by next meeting or by next schedule niyo sa akin, so, more, ano pa tayo? More, tawag dito, classes. So, parami ng parami yan. So, yan yung mga tools na, yung mga classes kasi, yan yung mga tools na gagamitin natin para makapag-build talaga tayo ng web application na gawa sa Bootstrap na applicable sa mga mobile devices. Okay? So, recap lang tayo ng mga ginawa natin. So, dun sa una, so, yung unang ginawa kasi natin, nag-set up tayo ng Bootstrap. So, yung una, diba, gumamit tayo ng CDN, then na-download natin. So, yung version na ginamit natin is yung 3, no? So, pwede naman din yung Bootstrap 5. Kaya lang kasi may mga classes na parang tinanggal na nila dun sa Bootstrap 5, sa 3, nawala na sa Bootstrap 5 na nandito sa Bootstrap 3. Pero yung concept naman, so, pares lang din. So, ang alam ko kasi dun sa Bootstrap 5, wala na yung Jumbotron na ginamit natin. So, kung gagamitin mo yung Bootstrap 5, gumamit kasi ako ng Jumbotron, so, hindi siya magte-take effect dito. Okay? So, kaya Bootstrap 3 muna yung gamitin natin. Pero yung mga classes naman na ginamit ko from dos hanggang dito, meron yan sa 5. Okay? So, diniscuss natin yung container, di ba? So, actually, halos pansinin nyo na halos lahat ng mga demo ko, nung content ko, nilalagay ko sa container. Okay? So, ganun talaga, no? So, para maging responsive siya. Okay? Container and container fluid. So, gumamit din tayo ng grid system. So, dun sa grid system, hanggang 12 lang yung kaya niya. So, bababa na yan. Then, dito sa part na to, kung natatandaan pa ninyo, so, ito yung typography. So, marami pa rin classes may kinalaman sa textiles. So, pero ito yung commonly nagagamit talaga. Okay? So, and of course, ito yung table, yung different classes na ipakita ko na. So, siguro kung may nakalimutan man ako, siguro dun sa mga susunod na video, maaaring madaanan pa natin yan. Okay? So, ito, napakadali lang nung pag-create ng table.
using Bootstrap. Okay? So, sana class ay napagtiyagaan nyo yung video natin. Pagpasensyahan nyo na if medyo minsan may mga maingay dun sa background ko. So, hindi ko na rin masyadong may edit to kasi talagang kulang na rin ako sa time. Medyo late na rin tayo, no? Kaya talagang minamadali ko na yung mga video. Okay? So, regarding pala, if baka na kasi naghahanap pa kayo ng ibang schedule or iba yung professor ninyo, so sa elective 2 ako lang talaga ang may handle sa ngayon. Okay, so sana ay makapag-comply kayo. So ito yung activity number 1 natin. So be sure lang na nagawa nyo na to. So pagka isasubmit nyo na sa akin yan, kailangan ko lang yung link. So ganyan lang kasimpleng mag-check, diba? So just simply right click ko lang yung activity 1 ninyo. So pag nakita ko na to, so ibig sabihin nakompleto nyo yung activity number 1. So hanggang dito lang muna yung activity number 1. So see you for my next video, activity number 2. So siguro activity number 2, mga buttons, image. So lahat ng mga classes na pwede kong ituro sa inyo na alam ko kay Bootstrap, ibibigay ko sa inyo. So see you for my next video.